काय ना pag binabukan pa ako eh. Madre, Carino family. Ano ko yan eh? Kasabay ko yan sa pagkakape. Kasi minsan nag-check po ako si Mark nag-upload. Madaling araw eh. So pagkagising ko, habang nagkakape ako, pinapanood ko sila. Eh ngayon sakto pagka-break time. Ano yan, Madre? Anong tawag dito? Marites mode. Marites mode ako sa kaganapan ng buhay ng Carino family. Iyon. Iyon, mga dre. Kumusta kayo? May gagawin akong laptop, mga dre. Kasi ang nangyari sa laptop na to, pakita ko lang sa inyo mga dre, no? Gaming laptop to eh. Ang nangyari daw rito, kumbaga pag ibubuksan nila mga dre, no? Pag tinurn on nila, turn on, pag binuksan nila, biglang iilaw lang konti, tapos magsha-shutdown. So, ganun ang naging sistema niya. Ilang ulit nila sinubukan buksan, mamamatay pagkabukas, mga ilang segundo lang. Tapos, binigay sa akin mga dre. Okay? So, anong nangyari nung sinubukan ko mga dre? By the way, kung sakaling nangyayari sa inyo, sa mga laptop nyo, yung ganun mga dre, may pinaka madaling solusyon na pwede nyong gawin at pwedeng gumana to mga dre. No? Usually, pag halimbawa, binuksan nyo yung mga laptop nyo, tapos nag-pre-freeze siya, o kaya hindi agad nagbuboot, o pumupunta rin sa Windows, ang pinaka magandang gawin mga dre, kung accessible yung mga battery nyo, tanggalin nyo yung battery, tapos alisin nyo sa charger, tapos diinan nyo lang yung power button, siguro mga 30 seconds hanggang 1 minute. So, ang ginagawa nyo basically, dinidischarge nyo yung lahat ng electricity sa bawat maliliit na components. So, pag ginawa nyo yun mga dre, parang nire-reset nyo rin yung system ng buong laptop. Parang dinidischarge nyo yung ano niya, yung static energy. Most of the time mga dre, kumbaga napipix niya o nasosolve niya yung issue ng laptop. At miski dalin nyo yung laptop nyo sa mga technician mga dre. Ganun ang karaniwan o unang-una nilang ginagawa. Tanggalin yung battery nyo, tapos i-drain yung electricity sa loob ng laptop. Eto, nasubukan ko na to mga dre. Sinubukan ko na mag-install ng panibagong Windows. Hindi gumana. By the way, paano ko siya nabuksan? Yung nag-open talaga siya. Pumunta siya sa Windows. Kaya lang hindi nagtuloy-tuloy ng bukas kasi nag-stuck na siya. Nag-loop lang siya dun sa booting sa Windows. Tapos hindi talaga siya tumutuloy sa program niya. Ang ginawa ko, dinischarge ko yung ano niya, battery mga dre. Binuksan ko tong loob, tinanggal ko yung battery. Tapos ginawa ko yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Pero ang nangyari naman mga dre, dahil nga sa matagal yung issue nung pagbubuksan nila, mamamatay, bubuksan nila, mamamatay, nasira naman yung ano, yung Windows nila. Hindi tayo alis. Anong oras na? Kanina niyaya kita, maaga pa. Ayaw mo. Saan tayo pupunta ngayon? Ha? Saan tayo pupunta? So, yun nga nangyari mga dre, no? Nasira yung ano nila, yung operating system nila. Tapos eventually parang nadama yata yung ano, yung hard drive nila. Kasi yung hard drive nito mga dre, mechanical eh. Papakita ko sa inyo. Paano ko nasabing nasira yung mechanical drive niya? Kasi sinubukan ko mag-install ng Windows mga dre. Ayaw na niya. Ayaw niya nang tanggapin. Nai-install ko tapos ano rin siya, kumbaga naghahang na, hindi na siya tumutuloy. Siguro mga dre, nasira na rin talaga yung hard drive niya. Kaya nung sinusubukan nilang buksan, nagsha-shutdown na siya agad. Parang ganun. Kasi mga dre, itong hard drive na to, no, yung lumang hard drive. Kumbaga, talagang ano, masisira at masisira siya. Siyempre, pag nagre-read siya, pag nagre-write. Talagang ano siya, bibigay at bibigay siya mga dre. Panahon lang ang inaantay kumbaga.
So, ang gagawin natin dito ay papalitan natin siya, mga dre. Ito yung lumang mechanical drive, mga dre. Ito yung ano, pag ano tawag rito, pag binuksan nyo yung mga laptop nyo, ito yung nag-aham. Parang ganun. Nakikilito yung labi ko eh. Ayun yung mga dre, nagre-read siya ng mga files niya, kaya tumutunog siya. Ngayon, papalitan natin siya nung ano, hard drive. Itong SSD. Bubili ako ng SSD. Run siya na. Ito yung ano mga dre, parang bestseller sa Amazon eh. Binili ko siya for $80, 1 terabyte. Kasi, itong papalitan ko, 1 terabyte din to. So, mangyayari mga dre, parang ano, clean install na to. Kasi wala na to, no good na tong ano, no good na tong hard drive niya eh. So mga dre, kung sakali na palagay nyo, sira na yung mga kala nyo, sira na yung laptop nyo, di ba? Kasi hindi na na bumubukas, o kaya pag magbukas, mamamatay agad, subukan nyo yung sinabi ko. Tanggalin nyo yung battery, pindutin nyo yung power on button, hanggang madrain siya ng tuluyan, salpak nyo yung battery, tapos buksan nyo. Pag hindi uli, pag hindi pa rin nawala yung sakit, tanggalin nyo uli yung battery, habaan nyo naman uli yung pag-press ng power button, tapos ibalik nyo. Kung hindi na-solve yung problem, mga dre, most likely, kumbaga technical problem na yon. Maaring baka sira na yung hard drive nyo pag pinalitan nyo to. Kasi hindi ibig sabihin, hindi gumagana yung laptop nyo. Diba? Let's say, binuksan nyo. Kumbaga, nagbubuting lang siya, umiikot lang ng gano'n, naka-stack. Hindi po sira yung laptop nyo. Baka ang sira yung hard drive nyo. Baka magkaiba po yun, no? So, eto. Eto pala yung ano, no? 1 terabyte na hard drive niya. Paano ako natuto sa ganito? Wala lang, parang sa e-bike mga dre. Ganun din lang ginawa ko para sa e-bike. Paano bang nakalagay? Ganito. Parang ganito ba siya? Oo, ganito nga. Yan. Tapos, ibabalik lang natin to. Nung nasa Pilipinas ako mga dre, no? Kasi nga, ang dami kong oras eh. Nag-aantay ako ng ano, nag-aayos ako ng papel para makapunta rito. Kaya, eto, pinag-aksaya ako ng panahon mga dre. By the way, yung mga magagaling po dyan sa laptop, no? Eto po, sariling karanasan ko lang, no? Sinishare ko lang, walang, walang ano to, no? Walang ano ba to? Walang formal study. So, eto po, no? Nalagay na natin. Tapos, babalik na natin ngayon, mga dre. Tapos, titesting natin kung ano mangyayari, no? Okay. Yun. Kala ko hindi uubre. So, balik na natin. Kaya, anong bumili si Rangel nung ano? Nung mag-assemble siya ng PC. Kami lang nag-assemble, kaya lang ang tagal kasi nakalimutan ko na mag-assemble eh. Sa tagal kong hindi ginawa ko sa Pinas no, bibili ako nung ano, nung mga binibenta na mga nakakalas na parts, hard drive, yung cooling system, cooling tower. Tapos sa yung alam mo mga graphics card sa assembling ko, tapos ibebenta ko. Yung mga ganon. Tapos mga dre, ano bang ginawa ko rito? Eto, kasi nga hindi ko na ma-access. Dapat gagawin ko lang yung Windows niya eh. Kaya gumamit ako nito na nag-download ako sa Windows ng bootable USB. Para sana ma-repair ko yung operating system niya, kaya lang hindi na nga kaya kasi hard drive na may problema. Ngayon, ang gagawin ko, eto na mga dre. Dito tayo magbo-boot sa ano. Sa USB stick. Walang laman yung ano natin, yung hard drive natin. Dito lang tayo magbo-boot.
Gaming laptop daw to mga Dre. Kala ko nung una ang sira na ito. Yung ano, yung kako baka yung graphics card. Pag graphic card ang nasira sa laptop, pwede mo namang i-disconnect yung connection ng graphics card. Magagamit mo pa rin yung laptop. Kaya lang, syempre, hindi na kasing epektibo kaysa nung una mong ano, ginawa yon. Yan mga Dre, bali ang gagawin natin, mag-i-install na lang tayo ng panibago. Kaya lang wala akong ano, wala akong Windows key. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang ako. Sa Pilipinas ako bumibili mga Dre, sa Lazada. $100 lang eh. Ay, $100. 100 pesos o kaya 150 pesos. E di ang mura lang nun, di ba? Windows 11 na ilalagay ko mga Dre. Kita ba? Anyway, kung hindi nyo man makita mga Dre, no? Po-format ko lang. Okay, formatted na siya. Tapos next. Yan lang mga Dre, ito yung pinakamatagal. Hindi ko alam. Wait. Nakikita nyo ba? Iyon. Ayan yung pinakamatagal mga Dre. Pero dahil nga SSD na to, mabilis na to mga Dre. Nung ito yung gamit ko, etong ano na to, mechanical hard drive. Nandiyan ako mga Dre ha. Diyan ako sa getting files ready. Inabot ako ng ano, nasa isang oras. Tapos yung total install ko, inabot siguro ng mga mahigit 2 hours. Tapos nag-fail lang siya, di ba? Kasi nga, ang bagal na neto basahin. Dahil nga, luma na to at marami na sigurong tama yung disk niya. Kaya ayun. So, kung mabagal na yung mga laptop nyo, mga Dre, baka dahil luman-luma na yung ano nyo, yung hard drive nyo, pwede nyo palitan ng SSD para mapabilis. At kahit Windows 7 yung SSD, yung ano nyo, yung operating system nyo, pwede nyo i-upgrade sa Windows 10. Wala pong problema yon. Bumili lang kayo sa Lazada ng ano, nung product key ng Windows. Saglit lang to mga Dre. Kasi, ang bilis eh. Ang bilis niyang mag write and read sa ano eh. Sa hard drive eh. Tapos na mga Dre. Wala pang 5 minutes. Wala pang 5 minutes ah. Wala, last thing. Dito ako nag-ano mga Dre. Sa starting services. Dito ako nagka-problema. Tsaka sa getting ready. Nandyan siya. Siguro mahigit isang oras. Pag ganyan-ganyan lang. Ito ang umiikot na to. Ngayon, tingnan natin kung ganun pa rin mangyayari. Kung nagsayang lang ba ako ng pera sa SSD dahil may problema na yung laptop. O talagang sira na yung mechanical hard drive na to. Pero anyway mga Dre, kung masyado nang mabagal yung mga laptop nyo, dahil ganito yung gamit nyo, palitan nyo lang. Dati bibili ako ng laptop mga Dre, no? Sabihin nating ang sira niya, hindi na siya nagbubukas. Pero walang basag yung LCD. Yung LCD lang yung habol ko, LCD screen. Kasi may mabibili kang pyesa na kung saan yung LCD screen, pwede mong magamit as TV. Paano ko nalaman? Sa YouTube. Kaka-search. Getting ready. Dito ako nagka-problema. Baka nga ito yung problema ko getting ready. Makabuti siya ng 10 oras. Oh, nangyari. Getting ready ulit. Mahal pa naman yung ganitong laptop mga Dre, no? Yun, okay na. Ibig sabihin yung ano nga mga Dre, no?
Ang problema ko nga, yung ano, mechanical hard drive. So, susunod kong gagawin mo, Andre, kundi bumili ako ng ano, ng Windows key sa Lazada. Ang bilis, di ba? Yan ang pinakamagandang solusyon yung gawin nyo, mga Dre. Palitan nyo yung hard drive nyo. Ito, 1 TB, mga Dre. $84, no? Kasama yata yung tax noon. Sa Amazon. Nakailang gawa na rin ako rito ng laptop, mga Dre. Pinapalitan ko lang, ano, ng yung mechanical hard drive nila. Tatlo na yata, tatlong laptop. Kasi puro ganito yung problema. Naghahang, ang tagal magbukas, paikot-ikot lang yung ano, yung booting niya. Ah, skip for now. So, yun mga dre, no? Basically, okay na tong laptop na to. Kailangan lang mag-sign in. Kasi ayoko naman gumawa ng bagong ano, ng bagong username dahil na, ano tawag rito? Siyempre, gagawa nito yung ano, yung may-ari. Yung may-ari nito mga dre, kamag-anak ni Mrs. So, yun. Actually, akala niya, ano na to mga dre, akala niya si Rana. Hindi muna niya sinabi sa akin. Though, ako yung unang gumawa ng laptop niya. May dalawa kasi laptop niya, ginawa ko. Luman-luman laptop na yun mga dre, pinalitan ko lang ng ano, SSD. Pagkatapos, ito nung nasira, hindi niya naman agad sinabi sa akin, siguro nahiya. Ang ginawa niya, bumili siya ng bagong laptop worth $700. Hindi pa gaming laptop yon, eh, ito gaming laptop to. So, yun mga dre, no? Yun ang nangyari. Yun ang istorya. Ang gagawin ko na ito, siguro bibigay ko na sa kanila to. Sila na yung mag-setup. Bahala na sila. Kaya hindi ko alam kung paano yung Windows 11 na to. Kasi baka kailangan na ito ng ano, di ba? Ng product eh. Anyway, yun mga dre, no? Okay. We don't have to start the day.